Update! Sasabihin na ni Madam Hampas Lupa Vlogs versus The Bugger. Bakit nga ba walang post hanggang ngayon si Madam Hampas Lupa Vlogs regarding sa update? At guys, kung makikita nyo sa kanyang Facebook page, ito lang po ang naipost ni Madam Hampas Lupa Vlogs. Basahin natin ito. Sa totoo lang, nakakaawa ang lalaki. Mukhang napipilitang gawin ang isang bagay na hindi niya pinaghandaan. Kung sa bagay, ano nga bang pakialam ng mga mangkukulam? Di naman sila ang haharap sa lahat ng mga consequences na mangyayari sa hinaharap, ano? P.S. Huwag mag-react ang hindi namang mangkukulam. And guys, isa pala sa mga reason kung bakit walang upload na video si Madam Hampas Lupa Vlogs dahil hindi ito pinayagan na mag-capture ng video upon hearing. At hindi pinayagan talaga ang team Hampas Lupa Vlogs na kumuha ng kahit anong video upon hearing. At guys, pakinggan natin ang salaysay ni Apoy Palaboy regarding dito. So, nauna pa siyang dumating. Parang may shooting. Full cast. Dala ang camera, buong grupo. So, sino ang for the content? Diba? Sino ngayon ang for the content? So, akala nyo makakapag-video kayo. Sorry. May kasama kami police, hindi kayo makapag-video for the content. Diba? Pangalawa, kinausap mo yung punong barangay. Anong kwento mo? Mali. Diba? Nag-mislead ka na naman. Misleading. Eh, kaso may puso yung mga kagawad doon. Pinanood kay punong barangay. Pinanood kay punong barangay yung katotohanan. Eh, di soplak ka na naman. Diba? So, nagtataka ka kung paano ko nalaman. May lahi kami mangkukulam, mambabarang, balipadhangin. Yung mga alaga kong butike, nyango, daga, alasin ko pala madaling araw, nakapwesto na. Diba? So, paano? Bakit yung talas ng bunganga mo? Pagdating sa loob ng barangay, nagkakautal-utal ka. Bakit? At bakit ang amo-amo mo? Ha? Tapos sasabihin mo na naman, hindi mo sinabihan ng pangit si Robin. Kung ganun, totoo lang tayo. Dapat ang tapang nilulugaw. So, paano? Nilatagan ka ng ebidensya. Tahimik ka. Ang sabi mo, magdusa ka lang kahit maubos ang pera ko. So, be it. Gawin mo. Tsaka walang pumipilit kay Robin. Hindi namin pinilit sa Robin. Okay? And one more thing. Huwag mong turuan yung mga nasa loob ng barangay. Naisulat na eh. Pipirmahan mo na lang. Papabago mo pa. Talaga naman. So, sino dapat nag-aaral? Sino ang walang alam sa batas? Sino pa ang salaysay mo yun? Ipapabago mo. Diyos ko po, Rudy. Patawarin ka ng poong may kapal. So, ngayon, mag-ingay ka. Ang alampag ka. I-rant mo. Wala kang makontent, no? Kasi, soft luck ang production nyo. Talagang, ano yun, no? Fully prepared. Dala pa ang camera. Nakakaawa. So, paano? Ewan ko lang kung tamama yung mga sagot ko sa post mo. But, yun ang totoo. No? Next time, kung nakinig ka, noon, una pa lang sabi ko sa mama ka sa live, para ipaliwanag mo yung side mo, umakinig ka na apology. Hindi. Hindi mo ginawa.
Anong ginawa mo? Ha? Gumamit ka ng tao mo para i-bash ako. No? So ngayon, kung sabihin ko sa iyo ngayon, mas nabi sa akin ng tao mo, sendan mo ako ng GCash o transferan mo ako sa bangko ko ng pera. Baka sakaling mauto ko si Robin. Subukan mo. Malay mo, mahinas ko si Robin. Diba? So paano? Dito muna tayo. May inooperakas kami sa loob. Yung babaeng walang utak, inooperahan namin. Usually, ang break is 10 o'clock. Now is 12 na. Kakain muna ako, ha? So paano? Siguro naman malinaw sa mga followers ko sa Facebook. At dahil sa post niya ni Hampas Lupa Vlogs tungkol sa mangkukulang, ito guys, ang response ni Hadi Ansia regarding sa post ni Madam Hampas Lupa Vlogs. Panuuri natin ito. I spoil what you're cooking, madam, ha? Ibubulgar ko na ba yung niluluto mong bulalo, ha? Ready na ba kayo? Kung ready na kayo, here it is! Drum roll! Ito ay walang iba kundi ako. Ako lang naman. Yung bulalong niluluto ni madam. Aba, madam. Ha? Ikaw pa ang may lakas ng apog na magdemanda sa akin for cyberbullying, ha? Ikaw pa? Ikaw yung unang nang bully? Minura mo ako mula ulo hanggang paa. Aside from that, tinawag mo akong albinong balyena na mukhang baboy. Nakalimutan mo yun, madam. Even in reality, ay mas malaki pa talaga yung braso mo sa akin. Promise. Ano pa ba? Sinabihan mo rin ako na amoy mukhang putok. Dahil I chose to cover myself at akala mo, Muslim ako. So meaning to say, ang tingin mo sa mga babaeng Muslim ay amoy mukhang putok. Ha? Kapal ng mukha mo, madam. Hindi ka lang nag-body shaming. Obviously, racist ka. Ano pa ang sabi mo? Naunahin ko muna yung kaso ko bago ako tumulong sa pagkakaso sa iba because meron akong hinaharap na 500,000 pesos estafa case for almost a decade na. Are you sure about that, madam, ha? Alam mo ba ang ibig sabihin ng estafa? Oh, sasabihin mo naman na wala kang binanggit na name. Diyos ko, madam, huwag mo kong gawing bobo. At huwag mo mong paikutin ang mga tao. Stop gaslighting dahil corner ka na. At alam mo ba na hindi ko tinuluyan yung mga taong nagkalkal ng issue na yan? Because personally, I have nothing against them. Pero since ikaw ay na-mersonal ka at nambuli ka pa, kaya tutuluyan kita. Huwag ka na magpalusot, madam, ano? Sige nga, ha? Kung hindi ako yung tinutukoy mo, I dare you. I-name drop mo nga kung hindi bahagyang buntot mo. By the way, madam, aware ka ba na hindi ka ma-approve ng visa sa US, UK, or Australia kapag may kaso ka? Madam, hindi sa pagmamayabang, ha? Maliban sa citizen ako dito sa Egypt, ay kakarinyo ko lang ng aking 10 years multiple US visa. Nakapunta na rin ako sa Australia ng maraming beses, sa UK, Korea, Japan, Singapore, at marami pang Asian countries. I am a well-traveled person. E di sana kung mayroon akong kaso, naharang na ako or na-detain na ako every time na bumabiyahe ako. Kaya madam, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo dahil sisiguraduhin ko sa'yo na madadagdagan niyang kaso mo. Ikaw ang nagsimulang mambuli, tas ngayon, pa-victim ka. Pa-victim ka. Ikaw pa ang sumisigaw ng foul. Wow naman, madam. Napakatindi ng apog mo. Bring it on, madam. Bring it on. Unahan na lang tayo kung sino sa atin ang unang makukulo. Walang dilita ng post, ha? Kasi kahit i-delete mo yan, mga videos mo dyan, ay nakuha na namin yung URL niyan. Ito pa, madam, ha? For your information din. Na ang sabi ng lawyer na lahat ng sinabi mo at sasabihin mong masama ay one count each na agad.
Para po sa nakakarami, ano, ito pong bilang or yung counts na tinatawag ang siya nagiging basis noong kaso. Yung bearing nito ang nagde-determine ng bigat ng isang kaso, sa kasong civil man or criminal na haharapin ng isang akusado. Madam, kay Kuya Bagger pa lang ha, mahina na ang 5 counts sa pagsabi mo pa lang ng pangit. Tapos ngayon, ito ka na naman, may paluto-luto ka pang nalalaman. Tahimik ka lang sa umpisa, ha? Hindi mo kaya yan, kasi that's not your nature. Hindi ka ganyan. Ito lang ang mapapangako ko sa'yo, madam, ha? Hinding-hindi kita uuruman. Nakahanda na ako bago mo pa man isipin yan. At promise, batok mo ang puputok dahil niluluto mo pa lang. Panis na agad yan. Bring it on, madam. Bring it on. Grabe, grabe talaga. Grabe kang tao, madam. Ibang klase ka. Kaya naman sasampulan din kita. Madumi ka maglaro, madam. Sobrang dumi. Kaya ang mahalaga sa akin ngayon ay pagbayaran mo yung kahampaslupaan mo. Tutal, inungkat mo, kaya patunayan mo. Ha? Madam, bago ko magtapos, gusto ko nga palang i-shout out yung mga tao dyan sa Cavite, sa munisipyo ni Mayor Barzaga at Mayor Ferrer. Sa mga tao po dyan sa Cybercrime Unit at sa mga punong barangay, maraming salamat po sa pag-aassist niyo sa amin. Mabuhay po kayo. Okay guys, saan nga ba talaga hahantong ang issue na ito? Madam Hampas Lupa Vlogs versus The Bagger with the support of Apoy Palaboy and Hari and Sia. Okay guys, abangan na lang natin yan ang pagtatapos ng ito ng issue na ito. Thanks for watching!